Hello, good morning po sa lahat. So, today tuturo ko po kung ano po yung app na ginagamit ko para mag-model po ng ano ng biogas po natin. So, kung gusto niyo po din gamitin 'to, magagamit niyo po 'to sa kahit saan. Ginagamit ko din po ito doon sa ano kasi kung makikita niyo po sa ano sa TikTok ko, gumawa rin ako ng mga furniture or ng aparador. So ito po yung ginagamit ko na pang model, pang sukat para ma-estimate ko kung ilang plywood or kung gaano ba kalaki yung dapat gagawin ko. So dito ko po yun minomodel yung ano yung mga blueprint or yung drawing po. So madali po kasing gamitin tong SketchUp. So bagay na bagay po sa mga beginner na hindi marunong mag-AutoCAD. Tapos gustong mag simple lang na AutoCAD. So ito po ay online, free lang po to siya. Search nyo lang po yung ito, SketchUp online free. Tapos click nyo lang po tong ano to, SketchUp for web. And then start modeling lang po. Kailangan nyo po mag-sign up. So nakalagin na po ako dito ngayon kaya hindi na ako kailangan mag-sign up. So once maka-sign up kayo, mag-start modeling kayo. Ganito yung interface na ano na makikita nyo. So ang advice ko is learn how to ano yung memorize yung mga shortcut key. Dito mo yan sa search malalaman. Madami ka pong pwedeng i-search dito. For example, itong mga extrude, mga unhide. I-type nyo lang kung ano, madami pong mga possible po na mga commands na pwede nyo i-search dito. Pero yung mga basic lang naman, nandito lang naman po yan sa baba. So, okay. And, bago tayo mag-start, shoutout lang pala kay Sir Francis G. Palaka. Siya po yung nag-suggest po nitong recording na ginagamit ko ngayon, yung OBS. So, ngayon ko lang ito nalaman. Kasi yung ginagamit ko is yung Bandicam, which is limited lang po yung free niya, 10 minutes yung maximum. Kailangan siya mag-reset ng recording from start. Kailangan mo magbayad pag more than 10 minutes yung i-re-record mo. Okay, so para hindi po siya limited, so mas magandang gamitin nyo itong OBS. So again, thank you po Sir Francis G. Palaka. So, gusto niya din magpagawa ng biogas sa akin. By the way, siya yung first na customer ko na magpapagawa. Okay, so start muna tayo sa pag-model. Ang ituturo ko ngayon yung existing ko po na biogas. So, ituturo ko po kung ano po yung size niya. Yung size niya po nun, yung width is 30. So, yung length niya po is 2 meters. So, yan po yung unang gagawin natin, yung width at saka length. Mamaya na yung height. So, dapat dito ko yan ilagay yung length. Okay, so anyway, understandable naman po yan. Very self-explanatory po yan. Madali lang po yan. Okay, so, start tayo sa paggawa ng square. So, sa square, press R lang po tayo yung shortcut ng square. Ito po, square. Or rectangle. Magawa ko po ng rectangular square. Depende po sa sukat na ibibigay nyo. So, yan. Makikita nyo po dito yung numbers ay nag-change. Depende po sa kung anong sukat po yung ginagawa ko. Pwede mo po yung i-manual type sa keyboard mo. So, balikan natin yung ano dito, yung sukat. So, yung width natin is 0.30. Tapos, yung length is 2 meters. So, 0.30 by, lagay mo lang ng comma, 2. So, yan. Ito na yung sukat ng biogas ko. So, tingnan mo parang halos, ano na talaga siya, halos actual talaga siya pag mayroon kang itong human model. So, ma-visualize mo din kung ano ba talaga siya kalaki sa actual. So, di ba, parang kahit lang ng tao. Okay? So, dito tayo sa height, 0.60. So, dapat mo siyang i-extrude.
ito, push and pull. Sa AutoCAD kasi extrude ang tawag dito. So ang shortcut nito is P. So balik natin. So select mo lang siya, then press P. Then pataas. So ang height niya, check natin, height is 0.60. So same din dito, pwede mo din siyang i-type. So tingnan niyo yung numbers, nag-change siya. So i-type mo lang na 0.60. Okay, so yan na po yung height ng biogas ko. So kung nagtataka kayo bakit parang masyadong mataas siya sa model, kasi po yung almost half po nun is nakabaon po sa lupa. Para po meron siyang ano, parang frame, ginawa ko yung frame yung lupa para hindi ka na magastos ng pang frame. Diba? Kasi pwede din naman lagyan mo to ng frame kung gusto mo para hindi ka na maghukay. Tapos para easy access siya any time na gusto mong i-access tong sa baba na part, pero hindi mo naman yun kailangan. Okay, so yan lang, very basic lang po yun. So ganyan lang po siya. Tapos meron po akong inlet na nilagay dito. So yung inlet ko kasi, lagyan muna tayo ng line para center. So automatic na po yan, magmi-midpoint siya, sasuggest siya kung saan po yung midpoint. So ilagay mo natin ng line. Okay, meron tayong line. Then, gawa tayo ng circle. Yung diameter po ng circle ko, parang ang nilagay ko doon na, ano, hindi ko ma-remember kung 3 or 4 inches, pero parang 4. So, yung existing ko po na system, madami pa po akong gustong, ano doon, i-change or i-modify. So, kung 3 po yung nalagay ko doon na, ano, kung 3 lang po yung nalagay ko dun na pipe, so mas prefer ko po dapat is 4. So yung 4 inches po dapat nasa meron po akong ano dito ngayon, steel tape. So kung meron ko yung steel tape, so almost same sila ng diameter sa ano po, 0.10 meters pag sa meters. So siguro mga 0.12, ay hindi po. Basta okay na po 0.10. Kasi okay lang din naman para ano, or mag-adjust po kayo at least 0.15 siguro. Hindi ako masyadong marunong dito sa steel tape. Basta i-align nyo lang po yung 4 inches kung ano po yung equivalent niya po dito sa baba, yung sa meter. So hindi ako masyadong marunong magbasa nitong steel tape eh. Anyway, so inches po kasi yung binasihan ko po dito. Kaso yung ano po natin, yung modeling is naka-set po siya na meters or metric po yung gagamitin. So hindi ko po siya magagamit ng inches dito ngayon. So dapat ano po tayo, metric ang gagamitin nating numbers. So 0.10. Ay, pag kumbaga natin na 0.10 po yung ano niya, yung diameter ng PVC pipe. Kasi parang point, parang 4 inches nga talaga niya. 4 inches yung ginamit ko doon kasi ganito yung kalaki. So lagyan natin ang diameter is 0.10. So pag radius, kasi radius po ito, nakikita mo yung line nasa half from the edge going to the middle. So that is radius, hindi po yan siya diameter. So ang ilagay lang natin is half lang ng diameter. So yung radius niya is 0.5. So dito is dapat 0.05. Yan, ganyan po kalaki yung circle. Pero wait, lumagpas. Control Z muna natin. So 0.005. Oops, mali din. Ulit. 0.05. Yan. Tapos kasi dito ko siya muna nilagay para ma-center ko siya. Pindutin niyo lang po yung move or M. So, hanapin nyo yung center niya. Yan, nag-suggest siya ng center. Lagyan nyo lang po dyan. Tapos, yan, para ma-center nyo po siya. Okay, so once na-set nyo na po yung circle dyan, so ang gagawin nyo po is, i-delete nyo lang po itong line. Alright. Okay, so yan po yung first. So, para gumawa ka naman ng ganito, ng parang edge, di ko alam anong tawag dito.
Basta ang ginagamit ko dito is yung Control F. Try natin search. Ah, hindi. Extrude ata to eh. Ah, hindi eh. Yung extrude, diba yung extrude? Pull, push and pull yung extrude. Basta pag pipindutin nyo po kasi itong, ano, itong F, bali gagawa siya ng outer line or inner. Depende kung saan mo ilalagay. So, ibibase niya. Sa dito sa base point mo, gagawan ka niya ng another line sa labas. So, let's say, lagay lang natin ng ano, 0.01. 0.01. Yan. Pang ano lang to guys, para pang identify lang. Kasi bubutasan natin to. Okay. So, para butasan natin to, pag kumbaga natin, ito, trapal to. So, ito, bubutasan natin, delete lang natin to sa gitna. Yan, may butas na yan. Diba? Yan, kita mo na yung sa loob. Yan, yung sa loob ng biogas. Okay? So, dito, same din ang gawin natin. Line sa center. Tapos, ang ginamit ko dito na PVC pipe pala, guys, sa outlet. Hindi ko kasi na-expect na dapat nilakihan ko na lang. So, ang ginamit ko din dito is yung 2 inches na pipe lang. So, I suggest, kung gagawa kayo, I suggest mas malaki na din na pipe yung gagamitin. Okay? So, ang gagawin natin dito is, lalagyan natin ang circle. So, pwede ka na actually mag-circle dito, kaagad. So, circle ka dito ng ano. Kasi hindi mo yan siya ma-move. Mahirap siyang i-move pag ganyan. So, mas prefer ko, circle muna ako dito para ma-move ko siya kung saan ko siya gustong ilagay. So, lagyan natin ng point 0.04 din. Ay, 0.05 pala. Kasi yung radius ng circle. Yan. Okay, so dito ko siya nilagay sa kung saan ko gusto yung level ng tubig na lalabas yung ano, yung ano niya, yung excess o yung excess water. So dito lalabas yung mga pwede ng fertilizer. Parang ito yung put niya, kumbaga, or outlet. So di ba pag dito mo siya snorkel, pwede mo siya ma-move ganyan, adjust mo siya. So gawin natin dito. Let's say dyan. Okay. Tapos, same thing. Delete. Erase. Ito pala guys, erase. Yung shortcut ng erase is E. So, madali na tandaan, di ba? E, erase. Ganon. Tapos, F na naman ulit. And then, 0.01. Yan. Then, delete mo lang sa gitna. Yan. So, meron na tayong inlet at saka outlet. So, i-push and pull lang din yan siya. So, ang ginagawa ko dito, yung pagpagawa ko sa trapal, is na-extend ko to ng mga at least 10 then 0.10. So, 0.1. Yan. Para ano, i-susuksok ko na lang yung PVC pipe. So, 0.1. Ganyan. So, again, yung shortcut nito, yung pag-push and pull is P lang. So, madali lang itandaan, push or pull, P lang yung shortcut niyan, or extrude sa AutoCAD. So, mas better pag mag-research talaga, watch kayo ng YouTube kung ano po yung mga functions na ginagamit para dito. Okay. So, now na meron na tayong ano, inlet. So, ito pala yung inlet. Ito yung outlet. So, meron pa tayong gagawin dito sa outlet. So, hide ko muna to para ma-access ko yung sa loob. Dapat pala hindi ko muna dinilip yung circle kanina. Circle na lang ulit tayo dito. 0.05.
So dito din guys, dapat meron din dito ano. Meron siya dito ganito, gagawin ko na, hindi ko mahirap i-explain eh. So itong gagawin ko medyo ano to siya. Complicated. So line ka muna ganyan. Line. Meron tutorial dito sa, meron din tutorial sa YouTube paano to gawin or paano paano to siya gamitin, itong follow me. Ito, follow me ang tawag dito. Para mag-create ka ng curve. So like dito, syempre kasi gusto mo i-curve siya na parang ganito. Parang L. So i-curve natin 'yan ngayon. Follow me. Oops, wait. Follow me. Then select mo ito. Tapos i-align mo siya dito sa, oops, wait. Nangyari. Ulit. Control Z lang, guys. So follow me. Yan. Ba't to? Ito yung sinasabi ko na complicated. So ito pa lang muna dapat. Follow me. Yung i-select mo. Tapos select mo yan. Ba't ayaw niya mag-follow me? Delete ko muna ito sa gitna. Oops. Nangyari, ba't nawala? Ah, kaya pala. Mali pala itong line ko, guys. Nakahiga. Nakadikit pala siya dito. Kung makikita nyo, nakadikit siya. Yan. So, mali yan. Ulit. Control Z lang, guys. Hanggang sa nawala. Yung line na gusto ko is nakalinya sa anong axis pa to? Green. So dapat yan, green. Green axis. Then pababa. Okay, so pwede na to, i-follow me. Dapat ganyan siya, guys, yan. Kita nyo yan. Yan. Hindi siya nakadikit dito na wall. So ulit, follow me. Tapos ito. Then, ito. Yan. Medyo lab po yung PC ko. So, kung mayroon kayong high-end na PC, hindi kayo mahihirapan dyan. O, diba? Gumawa siya ng parang, ano, ang angle. So, pwede mo na ngayon i-delete itong line na base, na ginawa mong base. Okay, so, explain ko lang kung bakit meron ganito. Dapat meron siyang ganyan na, ang tawag dito, ganyan na angle para meron kasi yung gas dito sa taas, guys, di ba? So yung level ng tubig, pag wala yung ganyan, walang angle na pababa. Pag yung level ng tubig bumaba dito, lalabas yung gas mo dito, escape, di ba? So dapat meron siyang pababang letter L para pag yung level ng tubig mo nandito, hindi siya bababa. So yan po yung ano na, I mean, hindi siya lalabas yung gas. So, pag may tubig yan dyan, let's say, maglagay ako ng line dito. Let's say, ito yung level ng tubig. Yan. Let's say, dito yung level ng tubig sa baba. Tapos, dito yung gas mo sa taas. So, hindi siya makaka-escape yung gas. Kasi, before siya makaka-escape or before siya lalabas dito sa PVC, bababa muna siya dito. So, yung level ng tubig mo is dapat nandito muna sa baba, ganyan. Which is, hindi mo dapat i-level dyan yung level ng tubig. Okay? So, dapat nakaganyan para easy access din itong dito. If ever na maglagay ka ng balde dito, syempre, medyo mataas-taas na din to from here. Yan. So, yung anong siya, 0.35, medyo mataas na din yung mga maliit na balde. Pwede mo nang isalod. Hindi ka na mahihirapan. So, dapat ganyan yung design niya. Kayo, pwede din naman walang ganyan. Kaganyan lang siya. Pero, ibababa nyo lang ito mga dito banda. Para, yung level ng tubig nyo, pag nandito sa taas,
hindi makaka-escape yung gas. Okay? So, ganyan siya, guys. So, meron akong hinide. So, i-unhide ko na siya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Pag mag-unhide, pwede nyo i-search dito, unhide. Ito. Pero meron akong ginawang ano dito, ginawang shortcut key sa pag-unhide. Yan. So, kung gusto nyo itong transparent, gawin yung, ano, gusto nyo makikita nyo pa rin yung loob, pwede nyo gawing glass. Wala kasing ano dito eh. So, glass yung pinaka-option natin. Search muna natin yung glass, medyo matagal. Parang mahinata yung internet namin. Pakihintay lang, guys. Tagal. Mamaya na lang siguro. Para hindi masayang yung oras natin. Anyway, pwede mo yan siyang gawin transparent. Search mo na dito. Ito pala guys, itong paint is B po. Ito B. Pag press nyo ng B, lalabas to siya automatic. So, pwede nyo nang i-color ng ibang color. So, gusto nyo ganyan. Color. Pwede yung coloran. Pwede nyo coloran ng kung anong gusto nyo dito. Kaya yung sinasabi ko dito, pwede kayo mag-search kung anong material yung gusto nyo i-color din. Okay. So, yun. Ngayon, yung PVC pipe natin, dito natin yan ilalagay. So, subukan kong gumawa ng ano, ng yung actual na PVC pipe natin. So, 05. Ito, tama na. So, meron na tayong baseline dito. So, ito, gagawa na naman tayo ng line. So, ito yung ginawa ko dun sa akin. Yan. Tapos, dito muna ito sa center. Then, ito na naman itong push and pull. Or, follow me pala. Follow me. Follow nyo na to akyat. So, kung ano yung i-follow nyo na line, susundin nyo yan. Kung ano yung ginawa mong line. Okay. Okay, so yan. Let's say ito yung PVC pipe. So, pwede ko na itong kunin itong tao dito. Delete lang yan, delete. Kasi sa gabal. Tapos, pwede mo siyang i-select. Ganyan. Select natin. Make a group para mas madali. Yan. Mamove natin siya. So, pwede natin siya i-move. Yan. Tapos, color natin ng ibang color orange kasi orange yung PVC pipe. Yan. Hide ko muna to para ma-access natin yung sa loob. Color ko din ito ng orange. Tayo. Uy. Hirap na koloran ng ganyan ah. Hide ko muna ito lahat. Yan. So, unhide natin. Hide ulit ito para ma-access. Gawa na din ako dito ng PVC pipe. 05. So, dito naman guys, ang ginawa ko dito, straight lang na PVC pipe yung nilagay ko. Pero, pwede nyo namang gawing yung pa-L.
pababa pa ganun. Pero hindi, sa akin hindi na, no need na kasi. Parang mas pina, ano ko lang, mas pina, aliit ko lang yung space sa baba na paglalagay ng balde. So hindi ko na ginanon. Pull natin yan, ganyan. Zero, 2.10. Bali PVC pipe to. So yan, nakaseparate yung PVC pipe sa mega-group natin to. Oops, ba't nasama yung ano, trapal? Z. Sama yung trapal. Ulit, ulit. Hindi na ito kailangan dito. Yan, dito na lang tayo gumawa, guys. So, hindi natin sya ng outer. 0.01. Pwede na ito i-delete sa center. Then, ito ang i-push natin or pull ng 0.01. Eh, point 0.1 pala. Let. Medyo lag tong computer ko eh. 0.1. Yan. Then, kaya natin yung i-move. So, select natin yung lahat. Make a group. Pinturahan pala natin ito ng orange. Before mag-make a group para ma-pinturahan siya ng orange. Ayan. So, kumbaga yan yung PVC pipe natin. Then, make a group. Move natin to dito. Yun. So, pwede na natin ito mamove-move. Ayan, para... Oops, wali. Ayan. Okay, so... Naka-hide itong dito ko kanina. Check natin. Ayan, pwede na. So, ayan, hide ko muna ito. Tapos, gawin natin glass. Yung ano, yung dito na side. Or lahat na lang na side. Ayan, para maging transparent siya. So, parang paint din yung gagamitin mo, pero ang ginawa natin is ginawa lang natin transparent. Parang pininturahan natin siya ng glass para makita natin yung loob ng system. Okay. So, ganito lang kasimple yung model ko ng biogas. Diba? So, dito mo ilalagay yung basura or yung mga materials. Move natin to. Ito, pwede nyo ipagawa kasi ito eh. Trapal to siya. Trapal to na. Kaya hindi ko to siya kinolora ng orange. Kasi trapal to. Isisil yan nila dun sa trapal mismo. Dun, maganap kayo ng mga trapal center yung mga gumagawa ng tolda. Tapos, dapat meron kayong model ganito. Pakita nyo sa kanila. Then, tanungin nyo sila kung kaya ba nilang gawin. At saka, magpa-quote muna kayo ng price. Make sure may mga sukat. So, pag sa sukat naman, dito sa size, pwede mo nang ganyan. Yan. Automatic na yan. Lalabas yung sukat. Pwede mo naman din yan ma-edit kung gusto mo na ano, specify mo na 0.6 meter or yan, 0.6 m. Pwede na yan. Maiintindihan na yan nila. So, ganyan na maglagay ng sukat, guys. Ito ang gagamitin natin. Ito. So, nandito yung tape measure. Nandito yung panglagay ng ano niya, ng sukat. Yan. Dimension ang tawag dyan sa engineering. Meron kami niyan sa subject namin na drawing dati. So, yan yung dimensioning. Para mag, ano ka ng dimension. Okay? So, ito, move natin to. Para mas, para dumikit siya. Parang, ganito yan siya, guys. Parang i-demonstrate ko na lang sa inyo in, ano, sa computer kung paano yan. So, pag meron na kayong PVC na ganito, bili kayo ng elbow, bili kayo ng PVC pipe,
So, isusuksok nyo lang to. So, dapat pag magpagawa kayo, magdala kayo ng sample ng PVC pipe. O, PVC pipe para saktong-sakto siya dito. So, once masuksok mo yan dyan or ma-insert, yan, ganyan, i-insert yan siya dyan sa loob. Yan, ganyan. So, pag na-insert na yan dyan, maglagay ka lang ng any sealant dito sa outer. So, before mo siya ipapasok, maglagay ka ng sealant. Vulcaseal yung gamit ko. Pwede rin yung Elastoseal. So, itong nasa loob guys, itong nasa loob na ganito, dapat during ginagawa siya yung ano nyo, yung biogas nyo, dapat kasi prepare nyo na to. Sasabihan nyo yung tagagawa na wag mo nang i-completely seal, lagyan mo na dito ng butas or yung access para pag once ma-okay na tong ganito, ilalagay mo yung PVC pipe niya dito sa loob at saka yung elbow. So once malagay mo na, dyan na nila is completely seal yung unit mo. So ito, lagay mo din ng sealant, tapos move mo dyan papasok. Yan, nandyan yan. Balikan yan. Yan, so sakto-sakto. Same sila ng sukat. Okay, so ganyan yung magiging actual na itsura niya. So yung sa akin din, nilagyan ko siya ng takip dito sa output para hindi lang awin. Dito rin may takip din yan dito sa input. Okay, so ganito lang guys. Masyadong ano, simple yung design. Yung nabasa ko na comment, sabi niya very human design. So, dami akong mga nababasang comment din kahit sa mga TikTok, sabi very human. Okay, so pag may ano pa kayo, may mga katanungan, pwede kayong mag-comment down sa section, sa comment section. Comment nyo lang yung mga questions nyo. And sasagutin ko yan as much as possible, yung kaya ko. And to finish this video, ganito lang pag-save nito. Title muna. So, sketch up. Yan, then lagay ko yun ng title dito. So, biogas existing or existing biogas, existing biogas model. Marami na din ako mga dinidesign dito, so dito ako nagdi-design before ko actual na gawin, kasi sayang yung pera pag ano, madaming mistake or pag medyo hindi mo ma-explain dun sa papagawaan mo, mahirap yun, di ba? Maaanoy sila sa'yo actually pag hindi mo kayang i-explain kung anong gusto mong ipagawa. So mas mabuti talaga yung meron kang ganito, yung model or picture na mapapakita sa kanila na maiintindihan nila. Mas madali. So kulang pa to ng dimension dito. Yan, dimension. Tapos yung dito din, sa ano dito, dimension ng circle, pwede mo tong gamitin. Tapos edit mo lang to kung ano yung dimension niya. Actually yan na yung ano, automatic na niya ilalagay yan. Pero kasi nasa inches tayo yung ginamit natin dyan. So specify mo lang dyan na 4 inches diameter. Yan. Okay, so yun lang guys. See you sa next video.